Julia Montes, ipinaliwanag bakit siya nawala ng halos isang taon sa showbiz. Taong 2018 nang magdesisyon si Julia Montes na mawala pansamantala sa limelight at lumipad patungong Germany, kaya naman marami ang nagtaka ano ang nangyari sa kanya. The hottest news. The latest updates. This is Push Daily. Noong 2018, nagulat ang mga tagahanga ni Julia Montes nang bigla itong nagtagal sa Germany kasama ang kanyang ama na si Martin Schnittka sa gitna ng kanyang kasikatan. Sa kanyang panayam kasama si Mega Editor G.T. San Diego, sinabi ng aktres na nakapagdesisyon siyang magpahinga muna sa pag-ate bago pa man natapos ang teleserye niya na Asentado. Before Asentado, gusto ko na umalis. Sinasabi ko na parang gusto kong puntahan si Papa, parang gusto ko itry lang yung magpahinga lang dun sa Germany. Tas ang joke ko, gusto kong magpaka-anak lang. Yun, di ako mag-work, tas anak lang ako muna. And then yun nga, after Asentado, sabi ko, parang gusto ko i-feel yung missing years with Papa. Kasi ang tagal, eh, hindi ko ine-expect na magkikita kami, kwento niya. Dito inalala ni Julia na isang fan nila ng rumored boyfriend na si Coco Martin ang nag-connecta sa kanya sa kanyang ama, na hindi niya pa nakikita since siya ay baby pa nang maghiwalay ang kanyang mga magulang. Nag-start yun, basta nagpo-post yung mga fans, ganyan-ganyan na parang, oh, sana ma-meet mo yung father mo. Normal, typical, ano. Sabi ko, ah, oo nga po eh. And then one day, papunta ako sa Quiapo Church, sa Simbiyahe Quiapo Church. May isa kaming super supporter, si Ate Tinay ng Coco Jewel. Nag-message sa akin. Sabi niya, Jules, I think nakita namin yung cousin mo. Panimula niyang kwento. Ani pa ng aktes, hindi pa siya maniwala noong una. Sabi ko, cousin? Akala ko cousin sa mother side. Sabi ko, cousin ko po? Saan? Akala ko may issue or big problem. Sabi niya, cousin mo sa father side. So parang ano pa ako, pero hindi pa ako naniwala at first. Parang feeling ko kasi, okay, eh wala akong kakilala, so I can't say na, ah, siya nga yan, siya nga yan. So sabi ko, ah, talaga po, okay po, ganun lang. And then bago ako pumaba ng church, bigla na akong kinakabahan. Yung parang ano to, tas parang, Lord, medyo ano ha, may something. Sabi ko, bahala na po kayo. So iniwan ko yung phone ko, simba kami. Then pagbalik ko ng sasakyan, pagkita ko, sinabi na parang, ito ba yung papa mo? May photo. And then yung photo ng cousin ko daw, yung girl. Sabi ko, hindi ko alam kung papa ko nga yun. Pero may feeling ka na yung sinasabi na nilulukso ng dugo. May kaba na ako. May kung ano-ano na yung nararamdaman ko. Parang ang dami ko nang naiisip. And then after nun, sinend ko kay mama. Sabi ko, mama, ito ba si papa? Sabi niya, saan mo nakuha yan? Sabi ko, oh my gosh, confirmed. Kasi lumaki ako na hindi sa akin sinabi yung real story eh, lahat pa niya. Samantala, nag-comeback si Julia sa showbiz sa pamamagitan ng weekly action drama series na 24/7 noong February 2020. Pero nang dahil sa pandemya at shutdown ng ABS-CBN ay naudlot na ang taping nito. Pati ang dapat na bago niyang teleserye na Burado kasama si Nadine Lustre, Paolo Avellino at Thai actor na si Dengkong Ngamnet ay hindi na natuloy dahil kukuhaan sana ang ilang eksena dito sa international locations tulad ng Thailand, Cambodia at India. Samantala, inamin din ni Julia na siya ay in love sa isang tao ngayon. Hindi naman daw sikreto ang kanilang relasyon pero pinili nila ng taong ito na gawing privado ang kanilang love life. Actually, hindi ko kasi siya sasabing secret. We just chose this path kasi we both believe na ang atin-atin. Pumasok tayo sa trabahong to na magulo. Huwag na natin paguluhin pati yung atin. There's nobody, it's just a personal choice. Personal choice namin yun. And for us kasi talaga, naniniwala kami pag ano kasing nandiyan sisirain. Pag hindi kayo, pag magka-love team kayo, gustong maging kayo. Pag kayo, pagsisirain kayo. So might as well, o anong alam nyo, okay. Kung anong alam nyo, okay po, yun na lang, aniya. For more showbiz and updates, visit push.com.ph. Don't forget to like, follow, and subscribe our social media pages.